walang kahit na anumang publicity. Eh kaya yung sasabihin mo na sasampalin siya, eh kalabisan na yun. Yun ay hindi na a gentleman's act. Kaya... Napakaganda ng reception at marami ang nagpapasabi sa akin na interesado rin silang makiayon at makisama dito sa aming mga ginagawa. And nagtatagal lamang kami kasi hindi kami tumatanggap ng pera. Ang gusto namin ay yung mga nutritious items na kanila ibigay sa amin. Kaya ito ay gagawin din namin sa ibang mga lugar pa. At inaasahan din namin na yung ating ibang mga kababayan na may kakayahan ay gawin din itong programa na ito na hindi na kailangan dumaan pa sa akin, hindi dumiretso na rin sila doon sa mga schools. At makakatuwa dahil na nakita mo naman ang reaksyon ng ating mga bata, eh talagang nakakatuwa, nakakataba ng puso. At yun naman sa mga tumutuligsa na sinasabi kapiranggot lang raw yung dutriba na binibigay, mas mabuti na yun kaysa sa wala kang binibigay. Sila nga kahit isang pirasong biskuit, wala silang pinaminigay. Bakit naman itong ginagawa namin na talagang bukal sa loob yung pagtulong, yun pa ang kanilang tumutuligsa. Sana kung sila sa halip na tumuligsa, gawin na rin ang kagaya nito. At ito ay hindi rin pamumulitika dahil mga batang paslitya, hindi naman mga butante yan mga yan. Kaya yung mga kanilang mga kritiko at yung mga paninira, baliwala sa amin yun. Basta kami, tuloy-tuloy kami, ang gusto namin makatulong sa nutrisyon ng ating mga kabataan, hindi kami magpapadala o maapektuhan ng mga paninira. Speaking of numbers, wala pa pong isang buwan itong programa, pero nasa 4,000 estudyante na po yung nakaabot. Oo.
mahigit na 4,000 at hindi lamang yun kasi yung aking ibang mga kasamahan ay ginagawa na rin nila sa kanilang mga lugar. So, isang layunin nito ay makapagsilbi kami ng halimbawa upang yung iba ay gawin din itong programa ito para mabuhay natin yung bayanihan o tulungan o sama-sama natin pagtulong sa ating mga kababayan. So, panghuli na lang po yung message ninyo sa estudyante na itos ka lang ito, mag-excel naman pagdating sa sports. Oo nga, nakakatuwa at magagaling sila ha, at talagang yung kanila, makikita mo sa kanila yung talagang interest nila sa pag-aral. Kasi siyempre, busog din sila sa pangaral ng kanilang mga. Like, ano po masasabi niyo sa isang abogado na sasampalin daw po ang unang ginang? Ay talaga namang ano yun, isang malaking kabastusan yun. Sa katotohanan yan, yan si Atty. Glenn Chong ay kaibigan ko yan eh, dati. At yan ay aking pagtinulungan na inindorso ko yan sa pagiging COMELEC commissioner. Kaya lang ay siguro masyado siyang naghihintay. Eh, alam nyo, maramdamin ng mga taong kagaya niya. Ngayon hindi pa siya nakakupwesto, nagsalita na lang kung ano-ano. At ang mahirap nan ay wala namang ginagawang masama sa kanya si First Lady. Si First Lady nga, tahimik na tumutulong sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagdadala ng love bus medical mission sa mga probinsya na hindi rin napapublicize. Pero malaking tulong ang ginagawa niya. Kung ang isang tao nagkakalat ng kasinungalingan, paninira o mga propaganda laban sa aming Pangulo, yun siguro, kung gano'n ang kanyang gawain, pwede mo pang talagang pagsabihan at umurahin. Pero yung kagaya naman ni First Lady, wala namang ginagawa yung tao in fact, puro tulong na nga lang ginagawa. Walang tibo, walang kahit na anumang publicity. Kaya yung sasabihin mo na sasampalin siya, kalabisan na yun. Yun ay hindi na a gentleman's act. Kaya ako talaga ay nanghihinayang sapagkat si Atty. Glenn Chong sana ay matalino naman. In fact, nirekomenda ko nga yan para maging COMELEC commissioner. Kaya lang hindi siya nakuha. Pero dapat hindi niya ipagdamdam yun. Kung talagang tumulong ka sa kay Pangulong Marcos sa kanyang eleksyon, yung pagtulong mo ay dahil na rin sa pagmamahal mo sa bayan. Na gusto mo ay ang umupo na ating pinuno ng bansa ay yung may kakayahan upang maging maganda ang ating kinabukasan. Hindi dahil na tumulong ka dahil gusto mong maging COMELEC commissioner.